Magandang araw sa inyo, Kabanong. Gusto ko lang pong i-share sa inyo ang aking kwento tungkol sa aswang. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Anhiza. May asawa po ako at tawagin nyo na lamang po siya sa pangalang Lomel. Kami po ay naninirahan noon sa aking mga magulang sa probinsya. Hindi po kami bumukod ng bahay, subalit dahil sa hirap ng buhay sa aming probinsya ay napagpasyahan naming mag-asawa na lumuwas ng Maynila. Napagdesisyonan po naming maghanap ng trabaho at makipagsapalaran na lamang at baka sakaling swertihin kami roon. Nang makarating kami sa Maynila, ay agad naman kaming nakahanap ng trabaho. Ilang buwan pa lamang kami roon ay may magandang balita ang dumating sa aming buhay. Nabiyayaan kasi kami ng magiging anak dahil nagdadalang tawa ko ng mga panahong yon. Dahil sa nangyari, ay napagpasyahan namin ng aking asawa na umuwi na lamang ako ng aming probinsya. Para rin yon sa akin dahil mas mababantayan ako ng aking mga magulang roon. Sabi kasi ng aking asawa ay mas maganda na yon kaysa manatili ako sa Maynila na malayo sa aking mga magulang at walang kasama kapag nasa trabaho na ang aking asawa. Kadalasan kasi ay gabi na ito kung umuwi. Kung kaya wala na rin ako nagawa pa kundi ang umuwi ng probinsya. Masaya naman ako, Kabanong, dahil ilang buwan na rin akong hindi nakaka-uwi. Agad akong bumiyahe noon at umuwi ng aming probinsya. Wala naman naging problema sa aking pagbiyahe dahil nakarating ako sa aming probinsya ng ligtas. Nang marating ko ang aming baryo, ay may nakasalubong akong isang matanda. Hindi ko siya kilala kung kaya napaisip ako. Marahil ay baguhan lamang siya sa amin o baka may dinalaw lamang. Sa ilang buwan kasing nawala ako sa aming baryo, ay hindi rin namin alam kung may mga dayo ba sa aming lugar o wala. Habang naglalakad ako noon, ay laking gulat ko nang kinausap niya ako. Baka gusto mong magpahilot sa akin, sabi niya habang nakatitig sa aking tiyan. Napahinto pa ako dahil sa sinabi niya sa akin na ito. Nagtaka pa ako kung paano niya nalaman buntis ako. Gayong hindi pa naman kalakihan ang dalawang buwan na tiyan ko. Naisip ko na lamang noon na baka dahil sa manghihilot ito, kung kaya alam niyang nagdadalang tao ako. Napatingin pa ako sa kanya dahil hindi pa rin ito inaalis ang kanyang tingin sa aking tiyan. Nakaramdam na ako noon ng kaba dahil sa pagtitig niyang yon. Lola, sa susunod na lang po ako magpapahilot sa inyo. Pagod na po kasi ako ngayon, kung kaya mauna na po ako sa inyo. Yun na lamang ang aking sinabi at naglakad na ako palayo sa kanya. Mabuti na lamang at hindi na ako nito kinulit pa. Hindi na po ako lumingon pa sa matandang yon, Kabanong, at naglakad na ng dire-diretso patungo sa aming bahay. Habang naglalakad ay kinakabahan pa ako dahil hindi maalis sa aking isipan ang mukha ng matandang nakasalubong ko. Tila may kung anong ibig sabihin ng kanyang mga ngiti at titig sa akin at sa aking tiyan. Ilang minutong lakad pa ang aking ginawa bago ko marating ang aming bahay. Nang marating ko ito, ay agad akong sinalubong ng aking mga magulang at kinuha ng mga ito ang aking mga dala. Nang makapasok ako sa aming bahay, ay kaagad ko ikinuwento sa kanila ang tungkol sa matandang babae na nakasalubong ko. Tinanong ko pa nga ang mga ito kung may kakilala ba silang matandang babae base sa aking inilarawan sa kanila. Nagtaka pa ako dahil sinabi ng mga ito na wala naman silang kakilalang matandang babae. Sinabi ko na lamang sa aking mga magulang na huwag nang pagtuon ng panampansin ang matandang yon. Marahil ay nasa Karatig bayan yon nakatira at may pinuntahan lamang sa aming lugar. Napatango ang aking mga magulang, subalit hindi ko naman maiwasan ang magkaroon ng kakaibang kaba dahil sa matandang babae na yon. May parte kasi sa akin na tila ba natatakot rito. Gayunpaman ay iwinaksi ko na sa aking isipan ang bagay na yon at nagpahinga na lamang dahil sa pagod na aking naramdaman. Nang gabi ding yon, mga bandang alas 11, nasa kalagitnaan ako ng aking pagtulog nang magising ako. Nakarinig kasi ako ng ingay na nanggaling sa labas ng aming bahay. Tila ba mga pagaspas ng ibon. Akmang babangon na sana ako nang may kamay na humila sa akin pabalik sa aking higaan. Huwag kang lalabas, dito ka lamang sa tabi ko, saad ng aking ina, kung kaya't sinunod ko na lamang ito. Nasa labas ng ating silid ang iyong ama. Kumuha na yun ng asin at ng kanyang itak. Walang ano-ano, ay bigla na lamang kaming nakarinig ng mga paghuni ng tiktik.
marahil ay nasa malayo ito dahil malakas pa ang mga huni. Sinabi na lamang sa akin ng aking ina na natural lamang yon kapag may nagbubuntis sa isang lugar na bibisitahin ng mga aswang dahil naaamoy nila ang samyo ng bata sa loob ng sinapupunan ng isang ina. Pinagsabihan rin ako nitong laging mag-ingat at kapag matutulog ay lagyan ng itim na tela ang aking tiyan. Napatango na lamang ako sa kanyang sinabi. Humigit kumulang 20 minuto kami nakinig sa mga ingay sa aming paligid. Hanggang sa unti-unting nawala ang mga huni ng tiktik at nakapagpa siya kaming matulog ng aking mga magulang. Katabi pa rin ng aking ama ang garapo ng asin at ang kanyang itak. Kinabukasan ay kinuwento ko rin ang nangyaring yon sa aking asawa kung kaya labis itong nag-alala at pinagsabihan akong mag-iingat sa bawat galaw ko lalo na at buntis ako. Lumipas ang mga buwan, Kabanong. Humantong na ako noon sa aking kabuanan. Sa mga lumipas na mga buwan ay hindi talaga ako tinantanan ng mga tiktik. Natural lang kasi talaga yon, sabi nila. Laking pasalamat ko na lamang dahil laging nasa tabi ko ang aking mga magulang at lagi nila akong pinoprotektahan kapag may mga pagpaparamdam sa aming bahay. Sa pagkakatanda ko noon, Kabanong, ay araw ng Martes yon. Umalis ng bahay ang aking mga magulang at tumungo sa aming maliit na bukirin. Hindi na ako sumama dahil mahirap na sa akin na maglakad na malayo. Wala naman kasing dapat ipag-alala dahil umaga naman kung kaya ayos lang naman na maiwan ako. Mag-isa ako noong nakaupo sa aming sala nang may marinig akong pagkatok sa aming pinto. Agad akong tumungo rito at pinagbuksan ito. Nang tuluyan ko nang mabuksan ang aming pinto ay nagulat ako sa aking nakita. Ang matandang babae na nakasalubong ko noon sa daan ang bumungad sa akin sa pinto. Iha, hindi ba kabuanan mo na ngayong buwan? Ilutin na natin ang tiyan mo. Yun ang saad niya. Dahilan para mapaatras ako. Hindi pa rin nagbabago ang kanyang mga titig sa aking tiyan maging ang kanyang pagngiti na tila ba nakakatakot. Humakbang naman ito papunta sa akin kung kaya napaatras ulit ako. Ilutin na natin, iha! Muling saad niya. Nakaramdam na ako noon ng takot at nag-uunahan na rin sa pag-agos ang butil-butil kong pawis. Patuloy pa rin ako sa pag-atras dahil wala pa rin tigil ang matandang babae sa pagkakbang papalapit sa akin. Hanggang sa wala na akong maatrasan pa, Kabanong. Napasandal na ako sa dingding ng aming sala. Napangisin naman ang matandang babae na noon ay hindi pa rin inaalis ang titig sa aking tiyan. Walang ano-ano ay umakma na itong hahawakan na sana ang aking lumulobong tiyan, subalit napatigil ito. Tita, anong ginagawa mo sa anak ko? Napatingin kagad ako sa aking ama na nasa pinto ng aming bahay. Agad na napatakbo ang aking ina sa akin at bahagyang itinulak ang matandang babae. Matalim ang tingin ito sa aking ina dahil sa ginawa sa kanya. At nagpalipat-lipat ng tingin ang matandang babae sa aming tatlo. Maya-maya pa ay napangisi ito. Nakakatakot ang mukha nito nang magsimula itong humalakak na tila ba nawawala sa kanyang sariling katinuan. Anong ginagawa mo dito sa bahay ko? Bakas ang galit sa tinig ng aking ama nang itinanong niya yon sa matanda. Naglakad papasok ang aking ama at pumunta sa pwesto namin ng aking ina. Bali siya ang nasa unahan namin at nasa likuran kami nito. Nais ko lamang hilutin ng kanyang tiyan! Saad naman ang matandang babae habang ipinipihit ang kanyang ulo pakaliwa upang masilip ako. Napaiwas ako ng tingin rito dahil sadyang nakakatakot ang nakangisi at kulubot nitong mukha. Umalis ka na kung ayaw mong tagahin kita at sundan sa bahay ninyo! Pagkasabi noon ng aking ama ay nakita ko naman ang takot sa matanda. Humakbang ito palayo sa aming bahay. Pagkalabas nito sa aming pinto ay agad ako nakaramdam ng pananakit ng aking tiyan. Napalingon pa ito at napangisi sa amin bago tuluyang nilisan ng aming bahay. Hindi pa rin nawala noon ang sakit ng aking tiyan. Nagsimula na rin ako noong duguin kung kaya't agad akong isinugod sa ospital. Mabuti na lang at may tricycle ang aming kapitbahay kung kaya yun ang aming ginamit upang maisugod ako. Nang nasa ospital na kami ay ilang oras pa akong dumanas ng sakit. Matapos ang ilang oras na pagdurusa sa sakit ay nailabas ko rin ang aking anak. Nawalan pa ako ng malay noong mailabas ko sa aking sinapupunan ng aking anak, Kabanong. Masayang masaya ako dahil malusog na batang lalaki ang aking naging anak. Ilang araw pa bago kami makauwi ng aming bahay. At nang nasa bahay na kami, unang gabi pa lamang namin ay binisita na kagad ng tiktik ang aking anak.
Walang tigil ang paghuni ng tiktik habang naghahapunan kami. Kasama na rin namin noon ang aking asawa na umuwi ng malamang ng anak na ako. Walang tigil sa pag-iyak ang aming anak Kabanong habang hawak siya ng kanyang ama, kung kaya lumabas ang aking tatay. Nagsaboy ito ng asin at sa hindi inaasahang dahilan ay may nakita itong nilalang na nasa itaas ng aming bubungan. Tinawag pa noon ng aking ama ang aking asawa at sinabing ilabas ang buntot ng pagi at may gagawin sila. Nagsimulang ihampas ng aking ama ang buntot ng pagi sa aming bubungan. Walang ano-ano'y may narinig na lamang kami na pagaspas ng mga pakpak na papalayo sa aming bahay. Unti-unti rin noong nawala ang mga paghuni hanggang sa tuluyang tumahimik ang aming paligid. Matapos kumain ay nagpahinga na ako kasama ang aking anak at ang aking ina. Nasa labas naman ng bahay ang aking asawa at ang aking ama na nagbabantay dahil baka muling bumalik ang aswang. Nais kasing makasiguro ng aking ama na walang mangyayari sa kanyang apo, lalo pa at bagong silang lamang yon. Hindi nga nagkamali ang aking ama. Dahil bandang alas 11 na ng gabi ay nagsimula na naman ang pag-ingay ng mga tiktik at wakwak. Walang tigil na rin sa pag-iyak ng aking anak kahit pa pinadededi ko na siya. Bandang alas 12 na nang tuluyan na rin tumahimik muli ang buong paligid. Natulog na lamang ako at ang aking ama na may kasama ng aking asawa ay patuloy sa pagbabantay. Tinanong ko ang aking ina tungkol sa matanda. Natakot ako dahil sa naging sagot nito. Hindi siya manghihilot, anak. Si Aling Sita ay dumating dito sa parehong buwan na umalis kayo patungo sa Maynila. Kilala siya ng mga tao dito. May lahing aswang ang matandang yon. Hindi namin sinabi ng itay mo dahil ayaw naming matakot ka. Napatango na lamang ako sa sinabi ng aking ina. Kaya pala alam nitong buntis ako kahit sa pagtitig pa lamang niya. May pagkaaswang pala si Aling Sita. Wakas.